Bumaba ang presyo ng mga isda sa Kamuning Market sa Quezon City. Yan ay kahit pa nalalapit na mahal na araw kung kailan iniiwasan ng mga Katoliko ang pagkain ng karne. May news to go si Cecil Villarosa. Hindi gaya ng inaasahan, bumaba ang presyo ng isda bagamat ilang araw na lang bago ang simula ng Holy Week. Sa Kamuning Market, nasa pagitan ng 20 hanggang 80 pesos ang ibinaba ng kada kilo ng isda. Ang bangus na dati ay 160, ngayon ay mabibili na lang sa 140 kada kilo. Tilapia mula sa dating 140, ngayon ay 100 na lang. Galunggong mula sa dating 140, ngayon ay nasa 100 hanggang 120 na lang. Ang salmon head na mula sa 140, bumaba sa 120. Ang salmon belly naman, nananatili sa 150. Wala rin pagbabago sa presyo ng hito na nasa 140. Dalagang bukid na mula sa 240, bumaba sa 200. Tambakol na dati ay 160, ngayon ay 140 na lang ang kada kilo. Matang baka na mula sa 240, ngayon ay 180 na lang. Tulingan dati ay 240, pero bumaba sa 180. Ang pusit naman na mabibili noon sa 300 ay 250 na lang ngayon. Alimasag na mula sa 300, ngayon ay 200 na lamang. Hindi naman nagbago ang presyo ng hipon na nananatili sa 200. Ayon sa mga nagtitinda, marami ang supply ng isda, kaya mababa nilang na ibebenta. Sa darating na araw ng Linggo na Palm Sunday, simula ng Holy Week, doon na raw inaasahan ang pagtaas ng presyo ng isda. Tuwing Holy Week kasi, nakagawian na ng mga Katoliko na umiwas sa pagkain ng karne, kaya tumataas ang demand sa isda na dahilan naman ng pagtaas ng presyo nito. Volume kasi madami. Pagka kasi maraming dating, medyo marami, kaya lang medyo may pagkatumal naman, walang tao. Hindi naman nababahala ang mga nagtitinda ng karne dahil sa nakalipas daw na 3 taon, hindi naman naging matumal ang kanilang benta kahit pa sa panahon ng mahal na araw. Umaasa raw sila na magpapatuloy ang ganoong uri ng trend sa pagunita naman ng Holy Week sa taong ito. Cecil Villarosa, GMA News.